Ayan mga kababayan, malapit na ako sa metro, o, diba? Ilang lakad lang, nandito na ako sa metro. At saka tingnan mo naman kung gaano kalawak yung area na yan. Ang napakasaya talaga ng araw ko ngayong araw. Ay, gabi na pala. Kasi kanina, may araw. Kaya, araw, masaya yung araw. At saka yan yung t-shirt natin, Rick and Morty. Diba? Napakaganda ng t-shirt natin. O, diba? Igala mo lang yan, nalulungkot ka. Igala mo kahit ikaw lang mag-isa, katulad ko nga, oh, solo flight. Mas nakaka-enjoy kapag solo flight ka kasi makakagala ka pa kung saan-saan, wala kang iisipin na kasama na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya dapat ang gawin mo, gumala ka lang ng gumala mga kabayan. Kung saang sulo ka man ng mundo na may day off ka man, may time ka man sa sarili mo, igala mo lang yan ang igala kasi kapag gumagala ka ng gumagala, marami kang madidiscover sa isang lugar or sa isang bansa mga kababayan dahil nga, nadi-discover mo, na-enjoy mo yung pagiging OFW mo, na-enjoy mo yung pagiging workers mo sa ibang bansa. Or kung nag-migrate ka na, sigurado na rin ako marami ka na rin napuntaan. At kung saang sulok ka man ang mundo, please comment down below. Malay mo, makakapunta din ako dyan. At may, para magkakaroon din ako ng idea kung saan ba talaga pwedeng pumunta or saan yung may mga magagandang attraction dyan. Comment down below. At kung gusto mo pala isa-shoutout kita, mag-comment ka lang sa baba para isa-shoutout kita sa susunod kong mga video na i-upload dito sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Soon, magkakaroon na rin tayo ng Instagram dahil doon ko ipopost yung ibang mga picture na mga magagandang picture. Doon ko ipopost dito sa Facebook at sa YouTube, mga video lang pinopost ko dito dahil nga yun ang purpose ng aking Facebook page at ng aking YouTube channel na maigagala ko kayo sa virtual, sa pamamagitan ng virtual na or sa pamamagitan ng video na ina-upload ko sa aking mga social media platform para kapag makapunta kayo dito, may idea na rin kayo kung saan kayo pwedeng gumala or kung saan kayo pwedeng pumunta dito sa bansang Qatar, o, di ba? Napakaganda, napakasaya ko talaga ngayong araw or ngayong gabi dahil natunghayan ko yung iba't ibang mga activities or mga palabas nila or mga show katulad ng mga exotic car, doon ako nakakita ng iba't ibang klaseng mga magagandang sasakyan, iba't ibang klaseng classic na mga sasakyan, mayroong mga BMW, Porsche, ano pa yon, Stingray, o nakakita ako ng Stingray, Bugatti, o di ba, ang dami kong nakita. Ang hirap kasi kanina nagvi-video ako, hindi ko na alam kung makakapag-video pa ako kasi nga hindi ko pa alam kung makakapag-video pa ako kasi sa sobrang saya ko, nakangiti lang ako, nakaganoon lang ako. Namangha ako sa sobrang ganda ng mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga classic cars, na mga, may mga Honda nga doon mga kababayan eh. Kaya puntahan mo na, ina-encourage kita kasi sigurado akong mag-i-enjoy ka rin. Kung na-enjoy ko yung pagpunta dito, ma-enjoy mo rin yan, sigurado akong ma-enjoy talaga kasi sobra-sobra. Hello. Good, you? Good. Aywa. Kaya puntahan mo na mga kababayan. O, di ba? Tapos makikipagkaibigan ka, makikipagsalamuha ka sa ibang tao para magiging, ayun nga yung sinasabi nila na kailangan mo magiging socialize para ma-appreciate mo yung iba't ibang klaseng uri ng tao, iba't ibang klaseng mga culture. Kailangan natin i-adapt yun para pag na-adapt natin yun, sigurado ako magkakaroon ka na rin ng mga iba't ibang klaseng mga kaibigan. Diba? Kapag may mga kaibigan ka kasi napakasaya. Lalong-lalo na iba't ibang mga tao yung nakikilala mo. Ayan na po pala mga kababayan yung metro na sa likuran ko na. Oh. 4 minutes lang yung lakad ko. Ang bilis ko, diba? Dahil kausap ko kayo, tingnan nyo naman yan. Oh. Ayan, 4 minutes lang yung paglalakad ko. Nandito na ako sa metro. Kaya hindi ito malayo mga kababayan. Nakapag-exercise ka na, nakagala ka pa, nagiging masaya ka pa dahil nga sa lugar at maliwalas yung mga pinupwestuhan natin. Katulad yan, may mga anak kayong dala. Pagbaba nyo ng metro, ayan yung metro. Pagbaba nyo ng metro station, may park ka agad. O kung gusto nyo, ayaw nyo pumunta doon, may park dito. Malapit sa stadium. Ayan, may mga anak kayo, dalin nyo dito dahil sigurado nga kung mag-i-enjoy kayo sa lugar na to or sa area na to mga kababayan. Yung area na to,
ay located sa Lusail QNB. Ito yung pinakala station dito, Lusail QNB. At kapag gusto nyo pumunta, dire-diretsoin nyo lang yon. Nakikita nyo yung building na blue na yon, dire-diretsoin nyo lang yon. Hindi kayo maliligaw. Kaya pumunta ka na mga kabayan. Aba, parang hinihikayat ba? Pag wala kang sasakyan, ha, kailangan mo mag-metro para makapunta ka dito at makatipid. Kasi kapag may sasakyan ka naman, huwag kang mag-alala dahil malawak yung parking lot, mga kababayan, doon sa pinakita ko kanina. At alam mo na, nandun ka na, ma-enjoy mo na. At saka napakaganda talaga kasi, alam mo mga kababayan, kung naririnig mo ngayon yung hangin, nakaka-refresh siya, hindi pa siya ganun kainit, mafe-feel mo na gumala ka, nasa outdoor ka. Lahat-lahat mapifeel mo yung energy, yung good vibes, dahil nga iba't ibang klaseng mga tao yung nakakasalamuha na naman natin at nakikipagkaibigan tayo. Yun naman eh, kailangan natin makikipagkaibigan para nga magkakaroon ka ng socialize. To make friends, you became a socializers to other people. O, diba? And absorb their culture, understand what they need or understand what they like. O, diba? Yeah, ang isa kasi dyan, o nabulol na naman. Ang isa kasi dyan sa pinakamaganda, mga kababayan, kapag ina-absorb mo yung culture nila, kapag pumunta ka na rin sa kanilang mismong bansa, ay hindi ka na maku-culture siya, kaya kailangan mo makikipagsalamuha. Kahit minsan, alam naman natin, language barrier na tinatawag, kahit hindi natin maiintindihan yung mga lingwahe nila, kailangan natin iintindihin yun. Kasi kahit sa pamamagitan lang ng mga body language, sa pamamagitan ng ano, kailangan kahit sa mga hand gesture, maiintindihan na natin kung ano yung mga ibig nilang sasabihin. O, diba mga kabayan? Dahil sa kakwento ko sa inyo, malapit na ako sa metro station. Ayan, no? Malapit na, 6 minutes na dahil luminto lang ako para makikipagkwentuhan sa inyo dahil na-enjoy ko nga yung lugar. At saka kasi yung hangin, alam mo yung nakaka-refresh siya. Kung naririnig nyo, malakas yung hangin. Hindi ko alam kung malakas din yung boses ko, pero naiintindihan, sana maiintindihan nyo yung mga sinasabi ko na kapag pumunta ka dito, ayan, hindi ka ba mamamangha sa sobrang ganda, napakaaliwalas, napakaluwag. Ang makikita mo talaga mga kababayan dito, yung pinaka-landmark niya ay yung building na kulay blue. Ayan yung pinaka-landmark niya mga kababayan. Napapansin nyo bang may kulay na blue? Ayan yung pinaka-landmark dito sa Lusail QNB. Kung gusto mo pumunta ng Lusail Boulevard or Lusail Downtown, kasi may downtown doon. Sa downtown, nandun yung mga pagkain, mga restaurant, mga coffee shops, mga grocery, at saka mga mini shop, mga ganun, mga gusto mo bumili ng mga damit, ng mga ano, grocery. Mayroon dun mga kabayan, kaya huwag kang mag-alala kung pumunta ka dun at gusto mong mag-grocery. May grocery store po dun. At alam nyo ba, magkakaroon na pala, ng malapit na magkakaroon ng metro station dun, ay tram station. Ang kanyang station na nakita ko kanina, yung isang station na nakita ko, ay yung Crescent Junction. Ibig sabihin siguro nun, galing siya dun sa yung parang moon na building dati, yung vlog ko, nandyan yan eh, yung Crescent, yung sa Lusail Promenade, nandyan yan, yung parang moon siya, yung design ng kanilang building na yun, napakaganda talaga nun kabayan, lalong lalo na kapag personal mo siyang pinuntahan, mamamangha ka sa architectural, sa exterior design, lalong-lalo na siguro sa loob or sa interior design niya, kasi hindi pa naman ako nakapasok doon dahil nagmamadali ako noon umuwi dahil may mga kailangan pa akong tatapusin sa pinuntahan ko. Nagsaglit lang ako doon mga kabayan kasi gusto ko lang i-share sa inyo or ipapakita sa inyo kung ano nga ba yung pinaka structure ng building nila na napakaganda na nakaharap doon sa dagat, dahil isa yun sa pinakamaganda ding building dito sa Doha, Qatar. At kung napansin nyo rin, nandun din yung Vindo Mall, dahil magkakadikit lang ito, dahil part siya ng Lusail City mga kababayan. Iba't ibang klaseng area lang, katulad ng Lusail Boulevard, Lusail QNB, ito yung QNB dito, Lusail Promenade, Esplanade, Yacht Club, magkakaiba po yun, medyo malayo po yun mga kababayan. Kaya ang isa lang mai-recommend ko sa inyo, kung gusto nyo mag-metro, mag-metro lang kayo for only 2 reals, QNB, Lusail QNB yung sakyan nyo, bumaba kayo at maglakad kayo at lakarin nyo lang yan.
Kasi 4 minutes lang nakita nyo naman kanina sa video na tumagalan yung video ito dahil uminto ako, dahil gusto kong makikipag-usap sa inyo or magkwento sa inyo ng na-experience ko ngayong gabi at na-experience ko ngayong araw, mga kabayan. Kaya sana patuloy nyo suportahan yung aking mga video or yung channel na ito or yung Facebook page na ito, mga kabayan, para makikita nyo kung saan ako gumagala, saan ako pumupuntang mga lugar, para kapag gusto nyo rin mag-escape sa city, kasi tignan mo, parang hindi siya city, pero city po ito, Lucille City po ito. Pag gusto nyo mag-escape naman sa ibang lugar or gusto nyo i-explore yung lugar, may idea kayo kung saan pwedeng pumunta, mga kabayan. Kaya dun lang tayo, mga kabayan. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog or sa aking video ngayong araw. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito, muli, paki-like, share, follow, and subscribe. Huwag mo na rin kalimutan na pindutin yung bell icon button at ilagay mo po sa all para ma-notify po kita pag may mga bago akong video uploads. Hanggang sa muli natin or hanggang sa susunod na video, stay safe and healthy always. Nel Weekly, see you tomorrow. See you next video. Bye! 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 See you tomorrow! See you next video, mga kababayan.